hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang ina. Walang katumbas ang pagkalinga, pag-aruga at pagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga anak. Malalim ang pinaghuhugutan ng pagbibigay proteksyon sa kanyang kapwa, ngunit isa lang ang ibig sabihin nito, ang pagmamahal. Ang ikalawang distrito ng lalawigan ng Camarines Norte ay sagana sa yamang dagat. Bukod pa sa magagandang dalampasigan sa Basun at Mercedes, at dito rin sa Bagasbas Daet ang tinaguri ang surfing capital of Bicol dahil sa malalaking alon ng karagatan. Subalit, may dala namang kapahamakan ang karagatan, lalo na sa mga mamamayan na nasa coastal at malapit sa dagat na ninirahan. Ngunit, dahil sa pagmamahal ng ina at kagustuhan na ang kanyang mga anak ay maprotektahan, nagawan ito ng pamamaraan. Si Marisol Tots Panotes, ang ina ng ikalawang distrito. Sa pamamagitan ng seawall at boulevard projects ni 2nd Congressional District Representative Marisol Tots Panotes ay magagawang protektahan ang mga nasasakupan. Ito ang kanyang paraan upang yakapin ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga anak. Tuwing mayroong bagyo, lahat ng buhay ay nasa panganib. Ngunit wala nang masigit pa na nasa bingit ng kamatayan ang mga buhay ng mga taong nakatira sa isla at malapit sa dagat. Sino nga ba ang makakabangga sa lakas ng alon ng galit ng karagatan? Ang resulta? Hirap makabalik sa kabuhayan na pangingisda dahil sa nasirang mga bangka. Nawala ng tahanan at natipak na kalupaan sa malakas na puwersa ng tubig. Ito ang Barangay Mangisok na nasasakupan ng bayan ng Mercedes. Payak at simple lugar. Kung tutuusin, ilang kilometro lamang ang layo sa kabayanan. Subalit medyo mahirap abutin dahil kinakailangang tawirin ang dagat gamit ang bangka. Ang Barangay Mangisok ay napapalibutan ng tubig. Sa malakas na pagbuhos ng ulan at pagtaas ng karagatan ay nag-iiba ang kalupaan. Kaya naman, si Congressman Marisol Tots Panotes ay kadalasang bumibisita sa lugar ay alam ang kalagayan ng mga residente dito. Kanyang pinagtutuunan ng pansin at naglaan ng 100 milyong piso para gawing seawall at river control sa Barangay Mangisok na higit kumulang 500 meters. Mapuproteksyonan na yung aming mga gilid doon na hindi matunaw. Kasi itong nakikita natin dito, dating kalupaan itong kwa na to. Itong baybay na ito, dating kalupaan yan nung bago pa ako dumating dito sa Mangisok. Natunaw na yan gawa nung kinakain ng konti-unti ng dagat. Ngayon, kung ito ay mapuproteksyonan na ng seawall, steady na yung aming kuyan, barangay, hindi na mababawasan. Kasi habang dumada ko ang panahon, dumada, malalakas ang bagyo, lalong napipinsala yung aming mga gilid doon, nauubos yung mga gilid doon, kaya lumiliit yung land area. Ngayon, mapuproteksyon na namin. Banggit ng mga residente rito, wala silang ibang hinahangad kundi ang Panotes. Dahil sa mga proyekto na dinala sa kanilang lugar mula sa yumaong asawa ng kongresista na ninilbihan dito. Maraming salamat po kay Tots Panotes po sa katuparan po ng aming mga inaasam-asam po dito sa barangay namin na malaki po ang maitutulong dito sa aming barangay. May kalayuan ang Barangay Mambungalon sa kabayanan ng Mercedes. Pero
hindi ito napag-iiwanan at hindi pinababayaan ng mga nanunungkulan. Saad ni punong barangay Niño Bautista, si Congressman Tots Panotes ay marami ng nagawang proyekto sa kanyang napakagandang barangay. Higit pa niya sa agarang pagpapadala ng ayuda ng mambabatas tuwing may kalamidad. Ngayon, ay hindi na lamang basta ayuda tuwing mayroong kalamidad ang matatanggap ng barangay Mambungalon mula kay Congressman Tots, kundi proteksyon o seawall na sasagang sa malalakas na alon. Ang naturang barangay ay makakatanggap ng 100,000,000 piso na proyekto, hindi lang basta proteksyon, kundi makakadagdag ito sa atraksyon ng turismo sa lugar dahil sa seawall o boulevard na maliwanag tuwing gabi at pwedeng puntahan para lumanghap ng sariwang hangin mula sa karagatan. Ito ay tatawaging Emeng Panotes Boulevard mula sa yumaong asawa ni Congressman Tots na si Congressman Elmer Panotes. Pag mayroon pong bagyo, mayroon po talagang nasira ang bahay, nawawasak. Kasi nga po, mayong protection po tulad ng seawall. Pero po ngunyan, pag ginawa na po ining minataon, ay talagang may na pong mga gabang harong. Kay Madam Congresswoman Tots Panotes, maraming salamat po sa Indong Tabang, sa Muya, sa Barangay Mambungalon. Tunay po ang sa iyong pagmamahal at ang isa iyong walang sawang pagtabang sa Muya, ayaon po. Tila isang panaginip na ang natupad sa Barangay Taba-Taba, Bayan ng Basud, Camarines Norte, ang nagawang seawall o boulevard na ito sa kanilang lugar. Ito pong seawall, malaking tulong po sa amin dito sa, lalong nahigit po pag ang tubig pong dagat ay, ito po ay lumalaki, tumataas po ito, malaki po ang alon pag may kalamidad po kasi yan ang panangga sa yung pong seawall. Sa pagkakataon na ito ay malapit nang matapos ang naturang proyekto na binigyang katuparan sa pamamagitan ni Congresswoman Tots Panotes. Ang ginagawang tulay ay siya na magkukonekta papunta sa Cory Aquino Boulevard. Kaya madali na lamang ang pagpunta sa Bayan ng Daet hanggang sa Jose Panganiban. Ani ni Kagawa de Leon, hindi nila lubos na maisip na sa maikling oras ay makakarating sila sa Daet at magkakaroon ng mas mabilisang access at transaction. Kaya naman, ang kinatawan at opisyales ng Barangay Taba-Taba ay labis ang pasasalamat kay Congressman Marisol Tots Panotes. Natuldukan ang pangamba ng mga residente sa Barangay Pambuhan, Mercedes, dahil sa ibinigay na regalo ng kanilang mapagmahal na kongresista. Hindi na posible ang pagbigay ng lupa at pagkain ng mga malalakas na bagyo sa mga bahay dito. Kaugnay nito, ang Barangay Pambuhan sa pamumuno ni Kapitan Raul Borja ay taus-puso ang pasasalamat kay Congresswoman Tots Panotes, ang kanyang napakagaling na ina. Higit sa lahat po, ang aking pasasalamat kay Congressman Tots Panotes. Wala po siyang ipinangako sa akin na hindi niya tinupad. So, umaasa pa rin po ako na sa mga susunod pa ay mas marami pa po siyang madadala dito po sa amin. So, Congressman, maraming salamat po. At yung ipinangako mo sa amin, sa akin, ay iyo pong tinupad. Ang ganda ng Barangay Mangkamagong, Basud, Camarines Norte, mula sa dating walang buhay na lugar, ngayon
ay nagkaroon ng kulay dahil sa napakagandang boulevard sa pamamagitan ni Congresswoman Marisol Tots Panotes. Bukod sa nagkaroon na ng lugar pasyalan ng mga tao rito, ay ligtas na rin sila sa sakuna. At ang isa pong magandang ginawa ni Congressman dito sa aming barangay na malaking nakakatulong sa amin, ito pong boulevard. Dahil po ilan pong nagdaan na mga sakuna itong mga bagyong nagdaan ay talaga pong nasubukan namin. Ipiktadong ipiktado na ang aming barangay ay hindi napasok ng tubig. Kaya po napakalaking tulong sa aming barangay ang nangyaring mayroon kaming boulevard na ganito. Nung wala pong boulevard, basta po may panganib, may lalong-lalo na pag mayroong disaster, mga bagyo, talaga pong kami ay nagpupunta doon sa taas ng Purok 3 sa barangay site. Dahil po talagang dito sa areyang ito, nung wala pang seahole, ay talaga pong nakakatakot. Halos talaga pong napasok ang ano ng alon. Ngayon pong mayroon ng seahole, ay talagang kalmado po kami. Hindi kami nahihirapan, naalis sa amin ang takot. Kaya kami po ay nagpapasalamat na maigi kay Congressman Tots Panotes. Patunay na hindi pinabayaan ni Congressman ang mangkamagong. Nakikita at nadarama ang paglilingkod dahil sa napapakinabangan na ngayong mga proyekto. Ayon sa kasabihan, pantay-pantay lamang ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, iba't iba man ang kakayahan at kaugalian. Dito sa ikalawang distrito ng Camarines Norte, ginampanan ng isang Marisol Tots Panotes ng kanyang buong puso ang pagiging ina. Malayo man o malapit, malaki man o maliit, kanyang pagmamahal hindi ipagkakait.